Nasa linya po natin ang dating Pangulong Rodrigo Roman Duterte. Magandang umaga po, Mr. President. Magandang umaga po sa iyong sal. Oh, kasama ko si Hana, ang aking koang ko. Hana Jane. Magandang umaga sa iyo. Kapatid do ito ni Nelia Sancho, yung ating Queen of the Pacific. Anyway, dating Pangulong Duterte, kayo ngayon ay binubugbog sa Quad Committee ng mga resource persons na napipilitan yatang magsinungaling ng gusto. Eh kayo daw, iimbitahan daw ho kayo ng Quad Committee. Ano ho ba ang posisyon nyo rito? Kayo ba idadalo? Anytime po. Nakatanggap na po ba kayo ng ano, ng imbitasyon? Wala pa. But I would be happy to appear in both the upper and the lower house of Congress. Without preempting the questions to be asked by the Quad Committee, assuming that you received the invitation, assuming further that you attend, eh, ano po bang masasabi nyo sa mga nababasa natin sa pahayagan patungkol sa inyo, patungkol sa war on drugs, patungkol sa mga di umanong kaalyado nyo na bumabaliktad? Ano po bang masasabi nyo ron? Well, let us begin by saying that that is really what his life is all about. Temporary alliances, friendships that are fragile, friendships founded on shaky grounds, but yung friendships that are nakadikit talaga sa lupa kagaya ng pagkakaibigan natin. There are so many kinds of friendships, and so it does not really surprise me that mga bagay na ito, eh politiko ako eh, mga bagay na ito at from time to time this kind of little crisis or crises would prop up, and we'll just have to deal with the problem as the way that we should deal with any problem in life. Ganun ang tingin ko sal. And because there are many persons already called or about to be called, or baka may mga ibang tao pa mag-ano, ay kung ito lang naman, it's all about me, di ako na lang, bakit pa yung ibang tao? Ako na mismo ang tawagin nila at ibibigay ko sa kanila ang sagot na gusto nila. Yung gusto nila, hindi ko gusto. Yung gusto nila. As a matter of fact, magtanong ako sa kanila before before the start of any official proceedings, sabihin ko sa kanila, anong gusto ninyo na marinig ninyo sa bunganga ko? Ganon ang ano ko. So wala kayong, wala kayong ano? Ibibigay ko sa kanila. Bahala sila. Kaya ako naman, kagaya ito ni Ruina. Si Ruina, Garma. Oh, Garma. Yan si Garma, laking Dabao yan. Laking pulis sa Dabao yan. Yan pa si sila Leonardo. Marami yan silang grupo, but itong dalawa na ito, grupo ni Garma, were specifically assigned by me to take care sa droga. Yun ang totoo dyan. Ngayon, there is a, may marinig ka dyan sa narration, narrative ni Garma na magkuha ka ng Iglesia ni Cristo. Alam mo ba, Sal, kung bakit? Bakit Bakit? Because ang Iglesia ni Cristo
may tiwala ako at alam ko may ipapatrabaho ako pati pera. Yung si Leonardo ng Iglesia ni Cristo, sabi ko, magkuha ka. Hindi naman kailangan na kaibigan mo yan personal. But because of the Iglesia ni Cristo, guys, maasahan mo at yung pera mo hindi masayang, hindi ibursa at gagastuhin yan para sa project na pinapagawa mo sa kanila. Yan ang totoo.